Magandang umaga po. Tayo ngayon ay nandito sa parokya ng San Juan Evangelista sa Taplao at sa nalalapit na kapistahan ni San Francisco ng Assisi, patron ng mga ecologists at mapagmahal sa kalikasan. Ating pag-aaralan ngayong umaga kung paano magtanim ng halaman at gamitin yung art ng bonsai making o yung pagpapaganda sa isang halaman pero pinapanatili natin yung maliit niyang sukat. So, dalawang bagay yung pwede nating tingnan. Una, pwede tayong mag-start ng pagbobonsai sa pamamagitan ng seedlings o yung mga halaman o mga puno na nagsisimula sa buto kapag tinanim natin. O kaya naman ay yung sa pamamagitan ng paghahan o yung mga puno na kinukuha at hinuhukay para nang sa gayon ay medyo malaki na agad kapag inilagay natin sa sapat sa bonsai pot. So, ngayong umaga, ang gagawin natin ay magsisimula tayo na magtanim ng halaman, ng puno, ng sampalok sa pamamagitan ng seedlings. Kaya nga lang, kapag seedlings yung ginamit mo, medyo matatagalan o ilang taon bago mo makita yung pagganda ng halaman. Pero, habang mas matagal, dun mo makikita yung development ng sampalok. At tingin ko naman, mas maganda yung ganun sapagkat una, tinuturuan tayo ng value ng patience o yung tamang paghihintay. Yung sa tamang panahon, gaganda yung isang halaman. Sabi nga, anumang bagay na minamadali ay hindi maganda yung nagiging resulta. Kaya mas maganda kung magsisimula tayo sa seedlings, makikita natin yung pagganda at yung development ng ating inaalagaang bonsai. So, simulan natin ngayong umaga. Una, ianda natin yung bonsai pot na pagtataniman. Kung walang bonsai pot, yung iba, yung ginagamit nila, yung mga sirang planggana, inubutasan, at dun muna tinatanim yung mga halaman. Kalawa, pag meron na tayong bonsai pot, kukuha tayo ng river sand o yung mga buhangin na galing sa ilog. Yun yung ginagamit sa pagtatanim ng bonsai. So, lagyan natin ng river sand itong ating bonsai pot. Nung ECQ, ito yung ginawa ko dito sa St. John. Nagtanim ako ng halaman, tapos inayos ko yung ibang mga bonsai na dala ko galing sa Orani nung pagkalipat ko dito. Nakakatuwa sapagkat nadilibang, bukod sa pagmimisa araw-araw, may bagay na pinagkakaabalahan. At ikalawa, nung ECQ, inayos namin yung harapan ng simbahan nung kumbento para maging kapihan ng parokya. So, ngayon paggabi, mukhang medyo garden cafe yung dating nung garahe ng parokya. Inihanda para sa pagdating ng MGCQ, pagpunta ng mga parishioners, may magandang venue para sa formation. So yun, kunin natin yung mga bonsai seedlings, yung sampalok. Yung gagawin nating design ngayong maga ay yung tinatawag na forest. Yung maraming puno na nasa isang pot at yung magiging kalalabasan niya ay yung parang
nasa forest ka, maraming puno, tapos inilagay natin sa isang bonsai pot. Pag maggagawa tayo ng forest design, usually add numbers 5, 7 o 9 na puno na pagsasama-samain natin sa isang pot, sa isang paso. Yung iba, yung ginagawa nila, ni-expose yung ugat para habang lumalaki yung halaman, yung puno, nagiging mas maganda kasi nakikita yung ugat. Kapag tumanda yung ugat, mas magiging maganda, mas magiging kaaya-aya, mas magiging artistic. So yan, unti-unti medyo nagiging mini forest. So yan, pag naiporma na natin, saka natin babawasan yung taas ng puno. So pag binawasan natin, dapat yung nasa gitna, siya yung pinakamataas ng puno natin. Tapos kapag medyo mataba na yung sanga, doon natin siya ilalagyan ng mga wire. Para nilalagyan natin ng wire para yung desired direction ng sanga kung saan natin dati. Kung siya dati. So yun. Usually, ang mga sanga pinagawa ay wala mahaba pa naigde kung sa pinaka-index ng halaman. So yan. Dahil ito yung pinakamalaki, nasa gitna. So yung mga kalapit niyang puno, dapat mas maghihintay ka lang. Maring hindi pa siya ganun kaganda ngayon. Dahil kanilipat. So maghihintay tayo ng ilang buwan bago unti-unti natin makikita yung development ng ating pinanin. Siguro after mga 5 or 6 months, medyo makikita na natin yung development ng halaman na ating pinahin. So dito, may sample ako ng yung sampalok na nasa, siguro nasa 5 to 6 years na. So yun yung iwa-wear natin. Katabi ko lang ito kasi yung iwa-wear natin. Ito yung sampalok na pinanim mula din sa seedlings 6 years ago. So, ito na siya ngayon. Mas maganda kung habang tumatanda yung puno, ipinataas natin yung ugat para expose siya. Mas maganda. Mas medyo artistic yung dating pag ipinanim na. Pag medyo mataba na yung sanga, doon natin lalagyan na wire para yung desired direction kung saan natin lagay na maipipili natin, maipipihit natin. So, tanggalin muna natin yung mga branches na hindi kasama. Bago natin lalagyan na wire. Tapos, pwede natin ibaba ito. Pwede natin ibaba.
Tapos pipiliin lamang natin yung mga brightness na ikita na natin. Usually, alternate yung ginagawang brightness. Laki, maliit, sama-sama natin. Kaya nga lang, pag nag-alaga ka nito, kailangan tuputukan mo. Sa dati yung ginagawa ng pare, minsan mapapabayaan, hindi ba rin mag-maintain yung ikaw pag-aalaga. Pinawar para madala natin yung sa direction na gusto natin kasi yung sa design na gusto natin like this. Yung mga alambre na ginagamit na ito, malalambot, talagang ginagamit para i-direct yung branches ng alam. Ipili ka ng branches na papalakihin mo at buwan-buwan yung titingnan mo at ikakat. Sa pagdidilig naman, usually mga thrice to four times a week dinidiligan yung mga halaman. At syempre, may mga puno na gusto naka-expose sa sunlight o yung direct yung pagkuha niya ng sunlight. So yung mga sampalok, may mga sampalok ako na nandito, nakakakuha ng direct sunlight. May mga sampalok din naman na nanduroon sa harapan ng opisina ng kumbento na nasa ilalim ng bubong. So, hindi siya nakakakuha ng direct sunlight. Pero mas maganda kung yung halaman laging nakakakuha ng direct sunlight para lumaking malago at mas maganda. Siyempre, lalagyan mo din ng fertilizer, buwan-buwan yung mga halaman. Kaya medyo mahal din yung pag-maintain at saka talagang kailangang bigyan mo ng oras at panahon. So, yun. Maganda siyang libangan, maganda siyang stress reliever. At the same time, kapag ka napapagod ka sa gabi, pwedeng upo ka lang, titingnan mo yung mga ginawa mong halaman. At yun, bilang pagmamahal din sa kaligasan, kailangan alagaan mo talagang mabuti. Siguraduhin mo na kapag nag-alaga ka, kaya mong i-maintain at kaya mong buhayin yung halaman na naalagaan mo. Bukod sa sampalok, may mga ibang puno pa na pwedeng gawing mga bonsai materials. Marami ako dito, puno ng kalyos galing sa mga hunter na nagbenta sa akin. At yun ay inilagay ko muna sa isang parte dito kasi wala pa akong mga bonsai pot na paglalagyan. Binubuhay kapag maganda na at pwede nang iripat, doon ko ililipat ng bonsai pot yung mga halaman. Mamaya, pakita ko sa inyo yung mga bonsai materials na hindi mula sa seedlings o yung mga hinant ng mga bonsai hunter sa iba't ibang lugar. Binunot nila doon para maitanim sa paso at maging isang expression of art. Bukod sa kalyos, meron din yung mga bougainvillea na pagka namulaklak ay napakagandang tingnan. Si Father Jess, maraming bonsai yon pero kalimitan ng mga bonsai niya ay yung mga namumulaklak tulad ng bougainvillea. Maraming bonsai material si Father Jess na mga namumulaklak. Bukod doon ay pwede din yung mga puno na hardwood
na siguradong tatagal ng mahabang panahon. At yung iba, matagal ng even 100 years. At kapag yung bonsai, mas tumatagal, mas tumatanda, mas nagiging matataba yung mga sanga na nakatanim sa paso, mas nagiging mahal. Kasi yung presyo noon ay nakabase sa edad at sa ganda ng mga halaman na ating inaalagaan at tinatanim. Meron ako doon yung kamatsile. Ginawa kong miniature ng kasaysayan ng birhen. Kasi yung birhen ng Orani, natagpuan sa ilalim ng puno ng kamatsile. So yung bonsai na kamatsile, nilagyan ko ng image ni Mama Mary para pag may mga bisita, yun lang yung ituturo mo. Sasabihin mo yung birhen, yung imahe ng birhen ng Orani ay natagpuan sa ilalim ng puno ng kamatsile. Yung minsan, yung pinagkakaabalahan mo, yung hobby mo, nagiging means din ng evangelization o ng katikisim sa mga bumibisita at sa mga pumapasyal. So, yun. Yung mga paghahalaman ay hindi lang basta hobby. Pero minsan, papasukan din natin ng way para maging spirituality at mapangalagaan yung kaligasan. Oh, muli, ito si Father Raymond Gutang mula dito sa parokya ng San Juan Evangelista sa Tapulaw. Masarap maghalaman, masarap mag-alaga ng halaman sa bakuran kasi parang feeling na malapit ka sa kalikasan. Kung di man tayo makapunta sa mga malalayong lugar, sa mga bundok, sa gubat, di tayo makapag-camping, siguraduhin naman natin na sa ating bakuran, nag-aalaga tayo ng halaman upang mapakita natin yung pagmamahal natin sa inang kalikasan. Muli, sa ala ng aming parokya, encourage po namin kayo, lalo na ngayong panahon ng pandemic, na pahalagahan yung kalikasan, mag-alaga tayo ng halaman para sa kinabukasan. Magmalasakit po tayo sa kalikasan, ipakita natin yung pagmamahal natin sa kalikasan. Kasi kung ipapakita natin yung pagmamahal natin sa kalikasan, ipinapakita natin yung paggalang at yung pagrespeto natin sa may likha, sa Diyos na lumikha ang lahat ng bagay na nakikita natin at di natin nakikita. Mahalin natin ang kalikasan bilang pagpapahayag ng pagpapahalaga at pagrespeto natin sa Diyos na may likha ng lahat. Marami pong salamat mula dito sa parokya ng San Juan Evangelista. Pagbalain po tayong lahat.